Alright, good morning. So today is Thursday, March 10. Alas 4 ng umaga. So, alis ako ngayon, pupunta ako ng LTO. Magre-renew ng driver's license. Kailangan kasi agahan kasi 5 a.m. pa lang daw, nag-start na silang yung medical. Tapos 6:30, na mimigay na ng number. So, kaya kailangan talaga agahan. Okay? Ayan, so medyo madilim pa nga. At as usual, ang ating camera ay pangit ang quality kapag ka madilim. So, baka mamaya ipatayin ko rin ito, lalo pag sa highway na wala ng ilaw. Pangit na naman ang quality ng ating camera. Okay, so tara. Punta na muna tayo sa LTO Concepcion. Doon tayo magre-renew ng ating driver's license. Tapos mamaya, pagkwento ko naman sa inyo yung step by step na proseso ang gagawin ko sa aking pagre-renew ng driver's license. Okay. So, lamig. Okay, sana malinaw ang ating audio kasi lang 'to ni Pops Ryan. Nilagyan ng external mic. Ayan. So, sige. Mamaya mag-update na lang ako kapag nandun na ako sa LTO. Kasi alam ko, pangit talagang quality nitong camera kapag madilim. So, palabas na tayo ng San Jose. So, mas madilim na tong party dito. At ilang minuto na lang mula dito, LTO Concepcion. Good morning again. So, ayan, dito tayo sa LTO. Ito yung mga nila. Yung dito nagano yung driving course pero ginawa ng paradahan. So, pagkatapos ko lang magpa-medical, so waiting na lang ako ngayon magbigay ng number. Tsaka isa-isa nang tatawagin. So, kinuha ko lang helmet ko dito kasi nag-announce dun sa taas na kunin yung mga helmet dito sa parking kasi marami doon nawawalang dito, mga helmet. So, yun. Kanina, pagdating ko, kala ko wala pang tao. Kasi madilim, walang ilaw. So, ang dami na palang nakapila sa loob. Buti at pang 20 sa medical. So, kaya natapos agad. Okay, so mamaya update na lang ulit ako pagka, kasi bawal mag-video dun sa loob. Dito lang, sa labas. Alright. Alright, so, yan. Nakuha ko na nga yung aking bagong driver's license. Nakapag-renew na ako. Ayan. Paalis na ako ngayon dito sa LTO. So, inabot ako ng 11:37 na. Pumila ako dito kanina ng alas 5 ng madaling araw. So, ngayon, habang papauwi ako ay kikwento ko ang proseso na ginawa ko. Isa-isahin ko ang proseso ng pag-renew ng lisensya. So, yung pinakaunang step na gagawin nyo ay gumawa ng account sa LTMS portal. So, yun. Tapos, may pipilapan kayo doon. Tapos, pangalawa, punta kayo sa e-learning para sa PDC validation exam.
Oh, yun, 25 items lang naman nun, madali lang siya. 50% yung passing grade. Tapos, okay lang kahit bumagsak ka, kasi pwede naman yun kahit ilang ulit. Tapos pagkatapos nun, pag nakapasa kayo, i-print nyo lang. Tapos dadalhin nyo yun pag pupunta na kayo sa LTO. Da-download nyo, tapos i-print nyo. Kasi kailangan yun na pag napunta na kayo dito sa opisina ng LTO. Tapos pagdating nyo naman sa LTO, diretso na kayo ng medical. So bibigyan na kayo ng form para sa medical. Magbabayad na kagad and then magpapamedical. Sa medical lang naman, wala nang drug test, physical exam lang. Height, weight, pag-check ng mata, ganun. Yun lang, wala nang kung ano-ano pa. So, after ng medical exam, pipila na kayo. Actually, madali lang lahat eh. Sa pila lang talaga nagtatagal. So, pumila ako doon ng alas 5. Nakapasok kami sa opisina ng mga halos magna 9 o'clock na. So, pagdating doon, pag nakapasok ka na sa loob, evaluation naman. So, evaluate lang kung anong lahat ng nasa form mo, kung wala na bang mali doon, wala na dapat baguhin. Yun lang. Tapos, after noon, tapos ng evaluation, papupuntahin kayo sa kabilang window. Tapos, katabilang window naman, may ipapalagin sa inyo yung LTMS portal account nyo. So, do-double check lang din ulit kung wala nang babaguhin. So, tapos after noon, sa next window naman, cashier. Ayan, pag nasa cashier na kayo, bayad. Ang binayaran ko ay 585, tapos 450 pala sa medical exam. Tapos after nung cashier, after makapagbayad, maghihintay na lang kayo doon sa kabilang window naman. Sa doon kayo kukuha ng picture at tapos noon releasing. Mabilis lang siya. Pero kami kanina nagtagal. Nagtagal ako after magbayad cashier kasi inuuna nila yung mga bumalik na lang, yung kung nandun na kahapon, tapos nagka-problema lang ng konti, tapos pinabalik ngayon. So, yun ang mga inuuna nila. Kaya dun kami nagtagal ulit. So, inabot pa kami ng 2 oras na naghintay para lang sa mapicturan at sa releasing. So, yun lang. Napakadali sana ng proseso. So, ang pila lang talaga ang nagpapatagal. So, ayun, masaya naman kasi 10 years na siya, wala kasi akong violation. Ayos naman. So, 10 years na, tapos bago na yung card kasi yung lumaki akong card, kakaiba siya. So, magpapamedical na lang ulit ng 2 beses, nakalagay naman sa kasama sa resibo, may papel doon, tapos may schedule doon kung kailan kayo ulit magpapamedical. So, kasi 10 taon, medyo matagal-tagal 10 taon, di ba? So, ang sa akin, schedule ko ng unang pamedical ay sa birthday ko ng year 2026. Tapos, ang pangalawang medical exam ay sa 2029. Kasi sa 2032 pa. Mag-expire ng aking itong bago kong lisensya kasi 10 years nga siya. So, yun. Ayos naman. Sulit naman ang ipinila ko. Kahit nakakagutom at nakakantok, ayos naman. So, okay. Dito ko na lang ulit tatapusin itong video na to. Sana magkaroon kayo ng nakakuha kayo ng idea about sa pag-renew ng driver's license. At sana wala kayong violations para makuha nyo yung 10 years na validity. Sayang din kasi. Alright, sige po mga paps. Ito ko na tatapusin yung video na to. RS tayo lagi lahat and God bless sa atin lahat. Thank you.